Tá bem. Tá bem. Ay, so, ano ba? Live na daw, pero parang wala pa siya sa group. Refresh lang ako. Ayan, so nandiyan na siya. So, good evening sa inyo. Pasensya na, na-move siya sa, na-move sa 8 o'clock, pero alam ko naman gising pa yung mga ano natin, mga hearties natin. So, yan. Hindi na ako maghihintay ng tao na dadating, no? Wait. Yan. So, hindi na ako maghihintay ng tao. Dire-diretso ko na lang to. Yung first live natin, hindi muna tayo maglalagay ng skills, like yung mga requests doon sa nag-post ako ng magla-live ako ulit. Marami kasi yung nag-request ng kung ano-anong skills. Tingnan nyo muna yung units at saka yung pinned post kasi marami doon sa nag-request ay nasa units na natin yung compilation ng mga lessons, free lessons na pwede niyong matutunan yung skills na yon. So, magsa-start tayo sa series na Passion and Integrity para pag-usapan natin yung mga very, very wrong attitude ng freelancers towards clients kasi naniniwala ako na hindi importante na puro skills ka, na puro marami kang skills kung wala namang gustong makapagtrabaho sa'yo. And kung maayos kang katrabaho, may ethics ka, may passion and integrity, madali mo nang ma-acquire yung skills na mga kailangan mo. Ayun. So, yung part natin na to, yung part 1 na to, hindi ako nag-iisa. Siyempre, di ba, masawa naman kayo sa akin kung mag-isa ako. So, nag-invite ako ng dalawang makakasama natin mag-discuss. So, in-encourage ko kayo na makipaghalubilo sa comments. Pag-usapan natin to dahil alam ko na marami sa hearties na naiintindihan din yung importance ng foundation sa pag-freelance natin. So, yun. Yung in-invite ko, ano ba? Hindi nyo sila makikita nagpo-post ng ng earn 6 digits in 1 week, ganon. So yung kung sanay kayo dun sa mga coaches na ganon ang pinupost, hindi ganon ang in-invite kong speakers ngayon. So ang in-invite kong speakers ngayon ay yung makakapag-explain sa atin kung paano ba yung importance talaga nung foundation at kung paano ba talaga natin kailangang makipaghalubilo sa clients, kung paano natin sila kausapin, paano yung wrong attitude, paano yung right attitude. So yun, hindi ko na siya pakabain and sila na yung pa-explainin ko kung sino sila. Ayun. So yun. Hello, madam. Yes, I. Yes. O Wow. madam daw, mauna ka. Madam Ako daw. pala. Okay, so anong Ayan. gagawin ko? Mag-introduce? Yes. So, bakit ikaw ang in-invite ko? Bukod sa six Dahil close digits. Ay, na, tayo. joke Charot. lang. Tsaka reklamador tayo. Ate. So, yung totoo kasi, may nagreklamo, tapos nagreklamo rin ako, nagreklamo din yung kaming tatlo. So, mabuti pa yung Okay, reklamo reklamador natin. kaming lahat. Parinig namin sa inyo. Hindi, joke lang. So, yun. So, sila, freelancers din sila. Hindi niya sila makikita na nagpo-post ng bawat bili nila. Though bumibili din sila ng phone na cash. Pero hindi nila pinupost. Ay. Na, joke lang. Joke lang yun. Yung ano lang Charot. naman, Cherry Mobile. Tsaka Oppo para maganda yung Yelpy. 'Di ba? Yelpy. Anyways, Oo, ayun na totoo. nga. Siguro familiar na yung mga ibang
kapatid, ka-hearties natin dito, no? Familiar na sila sa akin dahil madalas akong pakalat-kalat dyan sa group, sa paligid-ligid. Yung videos natin noon. Oo. And noon pa yun, parang a year ago yata. Well, real estate VA po ako. Sumasayaw sa gabi, char. So, real estate VA ako. And also, I've been part of parang company, VA company. And with some of my clients, been handling VAs din. Parang... Oo, under my management. Management? Basta yon, ganon. Gets nyo na yon. Basta may mga... naka-encounter ka na ng different klase ng mga VAs. Oo. So, may mga... Although I'm reporting directly to my clients, may mga clients ako na may mga ibang VAs din. Not just Filipino VAs, pati mga foreign VAs like from Mexico, from Venezuela, from Cuba, ganyan, from India. So, hindi lang Filipino VAs yung na-encounter ko. And Filipino VAs that I've worked with, hindi lang, mayroon pang ibang nationality. So, feeling ko, hindi naman ako magiging bias siguro sa aking mga points of view. Yan lang. So, teka, latag natin yung red carpet. Oh, diba? What's the red carpet? Ang party. Charot. Sige na. Uy, baka nagpapapaniwala sila. Red carpet ng Miss Q&A. Charot. Tigil ka na ako na. Total pakalat-kalat ka naman. Ayan. Hi, hearties. Hearties, hi. Ako si Jeff Garcia. Ako yung nag-post ng mahaba na pinagsimulan at na naging idea nitong podcast ni Nizza. I'm also a freelancer. Pero yung freelancer ko medyo iba. I am a freelance instructional designer. So, ang trabaho ko is to create training courses for different industries across several countries in the world. I have done courses for MSMEs, medium to small scale enterprises, both in the US and the UK, spanning different industries like medical coding and billing, architecture, engineering and environmental planning, hotel reservation management systems, merchant cash advances, lighting design, business coaching, financial literacy, at marami pang iba. Event and risk management. So basically, ang trabaho ko ay pinupuntahan ako ng mga kumpanya para igawin ko yung courses nila, or in essence, ako yung maging training department nila. Clients ko, US and UK. But before that, 2009, I already started working from home. I was an offshorer. 2005, I already started working with multinational companies. So I've been working with foreigners for the past, siguro, more than 15 years. So medyo kabisado ko na sila. Mm-hmm. Aside from that, I also freelanced for local companies. One is a major retail company in the Philippines. One is a major petroleum company in the world, and I serve their Philippine branch. So nag-freelance ako sa kanila. I'm also a freelance executive comms coach para sa mga expatriates o mga expats, yung mga pumupunta dito na vice president, general manager na galing ng ibang bansa, pero hindi English yung first language nila. Ano pa bang ginagawa ko? Ako ay also ay isang college professor. Ako ay college instructor. Nagtuturo din ako sa college. Nang ganon. So yun, basically yun yung aking punto de vista. Ang aking expertise training ay, ako ay isang soft skills and communications trainer. At dati akong boss ni Rhea, kaya magkakilala kami. Oh, diba? Ayun. So, yun. So, alam nyo na yung background nilang dalawa. And, bibigay ko lang na kaya sila yung in-invite ko. Kasi, doon sa jobs nila, doon sa past experiences nila, naka-encounter na sila ng different walks? So, naka-encounter na sila ng different VAs, different ugali, different nationality, mga ganon. So, kung pag-uusapan natin yung attitude, syempre hindi lang dapat
from Pinoy VAs yan. So, yun. So, sa tingin ko, mas ma-explain nila sa atin kung ano ba talaga dapat. So, siguro, mag-start na tayo bilang yun rin lang naman yung pinagmulan talaga, yung rant mo. Doon na tayo mag-start. Kasi nangyari yon na yung client ko kasi na yon, isa yun sa mga unang kliyente ko from the UK. Mm-hmm. So sa ganda ng maganda yung relationship namin, working relationship namin na ano na siya, it goes beyond borders. Kumbaga, wala siya sa London, wala ako dito sa Pilipinas, hindi niya ako consultant, ako ay colleague niya. So, ganun yung level namin. Nagsimula yun kasi para bang nag-ano lang siya, naghinga lang siya, nagsama ng loob na parang feeling daw niya yung mga ibang Pilipinong VAs, specifically sinabi niya Pilipinong VAs, kasi alam ko may VA siya tsaka researcher eh, na parang feeling daw niya, niloloko na lang siya or parang pinaguhututan na lang siya ng pera. Kasi nga parang yung quality ng trabaho tsaka yung hinihingi, hindi nagmamatch. So, syempre, ako naman, dahil Pilipino, gusto kong ipagtanggol. Nung pinakita sa akin yung trabaho, ay, naglinis ako ng trabaho ng hindi akin ng isang oras. So, nakaloka, di ba? Nadagdagan yung trabaho kung hindi naman akin. Ipagtatanggol ko sana. Sabi ko, titignan ko rin sana yung email. Baka naman kasi mura lang. Baka naman ikaw lang ang nagre-react na mahal. Eh, hindi rin. Matindi-tindi ditong hinihingi ni Kuya Urs. So, medyo doon ako na-disappoint. Kaya naisip kong ilagay, no? I think, Nisa, siguro, importanteng simulan natin na yung, kasi yung hinihingi ng mga ka-hearties natin na skills, no? Yung mga hard skills, ang tawag natin doon, hard skills, hearties. Pag sinabi natin technical skills, ang tawag natin doon, hearties, is hard skills. Pero I think importante na maintindihan din nating lahat na beyond the hard skills, meron tayong tinatawag na mga soft skills. Ano yung soft skills? Yung ability to communicate, interpersonal relationships, paano mag-maintain ng client-vendor relationships, yun yung soft skills. Now, according to the World Economic Forum, sa 2020, magsisimula na yung Fourth Industrial Revolution. Ano ang impact nun sa atin? Ang impact nun sa atin, yung tinatawag na automation. Ano yon? Ang ibig sabihin nun, papasok na ang mga makina, kukunin na nila yung mga trabaho sa tao. O di, ayan na, takot na, kukunin na yung makina. Ang sabi ng World Economic Forum, dalawang bagay ang magliligtas sa mga trabaho natin sa mga makina. Una, very good math and analytical skills. Pangalawa, soft skills. Bakit? Kasi ang tao, kapag kumausap ng makina, maghahanap ng taong kausap. Yeah, I think mga ka-artist, importante din na i-develop din natin yung soft skills natin, aside from the hard skills. Kasi yung soft skills ay yung hard skills na tututunan. Yung soft skills, pagka naku, medyo mahirap-hirap yan, pagka hindi maganda ang mindset natin. So, importante na simulan natin yun. Maganda yung ginawa ni Nisa na dun magsimula. Kasi ang hard skill na tututunan, ang ugali, hindi. Nababago, pero mahirap-hirap pero maguhin. Pero pag matandang aso na, di ba? Hirap na-train. Pag nakasanayan. Tapos lalo na at medyo close-minded kasi, pa. Oo, tapos kung ayaw na ayaw niya magkape ganyan, hindi nakikinig. Matindi ang pinaniniwalaan, or mahirap kung 'yan. Marami na siyang nabayaran na tumaas na yung masyado yung tingin niya sa sarili niya, mahihirapan din siyang mag-change na kung ano ba dapat dahil ang akala niya kayo ang dapat susunod sa kanya or yung client ang dapat susunod sa kanya. Pero hindi kasi dapat ganun. So, yun nga. So, katulad ng sinabi ni Jeff, dahil sa soft skill tayo nagsisimula, para dun sa mga nakanood nung VA Enlightenment ko, parang yun yung sinabi ko sa inyo na as long as marunong ka makipag-communicate at alam mong pakisumahan yung client, yun na yung pinaka-ano mo. Kaya hindi ako, yun na yung pinaka-first skill mo na dapat na ipakita sa client. Tapos yung mga, yun nga, yung hard skills na sinasabi, yun yung kaya mong matutunan. Basta alam mong makitungo. Ayun yung paniniwala. Ayun.
dugtungan ko lang yung ano mo, yung sinabi mong, yung number one is paano makitungo sa client. Number two is paano makitungo sa kapwa mo, VA. Especially if yung si client mo is hindi lang naman kayong dalawa ang nag-uusap sa mundo, yes, at meron siyang iba pang VAs, meron siyang team. Of course, hindi lang yung si client yung dapat mong pakitunguhan, yung mga kapwa mo din VAs, huwag kang magdiva yes, sa kanilang lahat. Ganon. Alam mo kasi, marami yung nagkikwento ng mga hearties na kapag Pinoy daw, yung team, meron at meron daw mm-hmm. na crab mentality. Tapos hindi ako masyadong, parang hindi ko siya kasi pana-experience. Like, kasi puro, yung until recently? Charot. until kanina ba? Hindi. So, puro kasi, US teams. May hugot. Doon sa US na ka-team ko noon, ang tinuro sa amin nung client ko na parang tinuro niya, ang ginawa niya kasi sa team niya, walang kanya-kanyang trabaho. Meron kanya-kanyang trabaho, pero lahat ng tao, pinagdaanan lahat ng process. So, lahat ng tao, alam gawin lahat ng process para maging successful yung website niya. So, kapag may isang taong wala, hindi nagtuturoan na na-delay ako eh, kasi wala siya, ganyan-ganyan. Pero ang nangyayari, pag may wala, nagsistep in yung available nang walang questions. Kasi ang goal nung team is mapa-under yung website. So, walang sapawan na mas magaling ako, wala akong absent, ganun. Mas magaling ako, na-save ko yung day, ganun. So, walang ganun. Walang bida-bida. Walang ganun sa pinanggalingan ko. So, yon, pero meron ngang mga nagsusumbong na hearties na meron ngang mga Pinoy teams na gano'n. So, yon, tama nga, yung number two mo. Paano makitungo sa kapwa mo, freelancer? Tsaka tingin ko kasi, Nisa, tsaka Rhea, ang Pilipino talaga by nature competitive eh. Mm-hmm. Sobrang competitive ng Pilipino na hindi sila papayag na merong makakalamang sa kanila. Oo, kasi nga, alam naman natin, aminado tayo, mahirap ang buhay. Tapos biglang dumating yung freelancing sa atin na parang biyaya ng langit na nasa bahay ka lang, kasama mo yung pamilya mo. So, pangangalagaan mo siya. So, ang ginagawa ng ibang Pilipino sa sobrang pangangalaga sa kanilang sariling profesyon, nakakalimutan nila na may ibang tao din silang naapektuhan kung paano sila makitungo. Kasi importante ni San Chareas, I think na una, pakitunguhan mo yung kliyente mo ng maayos before anyone else dapat kliyente. Pangalawa, pakitunguhan mo yung kapwa mo VA ng maayos kahit hindi ka pa successful. Mm-hmm. Pangatlong measure is paano pakitunguhan yung VAs mo kapag successful ka na. Sa akin yun yung pinakamalaking very measure. True. Kasi nag-iiba ang tao eh. Pagka may success ng kasama. Which lalo na yung pinakadulo. Pag may pera pinaka-importante yun. Yung pag na-promote ka na, halimbawa, 10 kayong VA, tapos ikaw yung pinakamaswerteng kinoronahan ni client para mag-manage ng team, doon mo na makikita yung totoo. Diba? Pag may corona na. Yun yung masaklap. Kasi parang nagiging, ito yung iniwan nating sistema sa opisina. Uh-uh. Ito yung iniwan nating sistema. Pero ang kalungkutan, yung malungkot is natatangay pa rin kahit sa VA world na ganito pa rin ang pakikitungo ng bawat isa sa isa't isa. Whereas dapat as Filipinos, binibuild up natin yung industry kasi nga gusto natin lahat tayo may trabaho. Ang tawag dyan psychology, tinuturo ko din. Oh, tinadami ko na naman na tinuturo ko yan. Pero ang tawag kasi dyan psychology is yung tinatawag na poverty mentality na kasalanan ng ibang tao kung bakit ka mahirap. Parating kasalanan ng ibang tao. Tapos hirap kang maging maligaya para sa ibang tao. Tawag doon poverty mentality na ang pagyaman at pag-unlad, unahan. Malas ka na lang pag nakikita. Dapat ang shift ng mindset natin is ang shift ng kasalanan mo or kasalanan ng ibang tao. So, ang mindset dapat natin is yung tinatawag natin na abundance mentality. Anong ibig sabihin nun? Na lahat tayo may pagkakataong umunlad. Na lahat tayo, there is a way for us to be successful. Na we are also happy for other people's success. Na
nag-succeed sila is because happy tayo for them. And maniniwala tayo na our time to succeed will also come. So dapat ganun yung mindset natin na abundance mentality. Kasi pag magtutulungan tayo na talagang palakihin yung industry para ma-ensure na tayo mismo yung may trabaho for the long term. Kasi sa pakikipag-agawan natin sa ibang tao, bad yung attitude natin for other PAs, bad yung attitude natin towards our clients, pinaliliit natin yung mundo natin as freelancers. Kasi kay Hearties, remember, hindi Pilipinas ang center ng freelancing world. Maraming ibang freelance. Hindi ibig sabihin Pilipino, napaka-special natin. Tatandaan natin, no one is indispensable. Pag nakahanap yan ng mas mabait, mas maayos ka usap, lilipat at lilipat yan. Kahit mas mahal so, yun. Kahit mas mahal yun, lilipat at lilipat yan. Basta kung mas maayos. Gusto ko lang din, para na matapos na. I think yung first mindset na gusto nating una, abundance mindset tayo from poverty mindset. Pangalawa, yung no one is indispensable. Walang sobrang special na hindi mabibitawan. Yun, I think importante and, yun. Idadagdag ko lang din dun, siguro number 3 natin siya, na ang freelancing kasi nga, hindi siya one size fits all. So, may kanya-kanyang journey tayo sa freelancing journey natin. Tapos yung kinikita natin, hindi ko pwedeng sabihin kung ano yung enough income para dun sa ibang tao. And ano yung mababa, ano yung mataas. So kung sa akin siya, enough na siya na tutulungan ko yung pamilya ko and sa tingin ko hindi naman ako na lowball ng client para sa skill ko. Walang kahit sino na pwedeng magsabi na mababa yung singil mo or hindi mo masyadong pinapahalagahan yung skill mo. Walang ibang taong pwedeng magsabi niyan. And yung or at the least sasabihin na hindi ka successful. Yes, yun, kasi hindi mataas yung rate mo. Yes, yun yung sinasabi ko na. Oy. Porket hindi mataas yung rate mo is hindi ka successful and kung hindi ka magbabayad ng course is hindi ka magiging successful. So, hindi yun totoo. So, eto na nga, yun na nga yung sinasabi ko na kanya-kanyang journey yan. As long as you are satisfied, you are contented, and you are able to be happy for other people, yun yung successful na pag-freelance. And, siguro, dagdag natin 4, number 4, wag kasi tayo mag-compare. Yun, dahil nga, kanya-kanya yan, and kung ano yung nag-work sa'yo may not work for everybody. So, hindi magandang silipin mo kung ano yung meron sa ka-team mo tapos kainggitan mo or i-chismis mo dun sa iba. Kasi dun nagsisimula yun. Tanda ko lang, Nisa, nung freelancer fair, magkasama kami ni Mien. Sorry, bilanggit ko na ha. Meron silang sinabi doon na medyo hindi ko ikinatuwa. Ang sinabi nila doon, do not mistake complacency with contentment. Ibig sabihin, huwag daw natin pagsamahin or huwag natin magipagkamali na yung pagiging contento ay pagiging complacent o yung pagiging tamad. Ako kasi hindi eh. Ang measure kasi ng success depende sa tao. Yeah. So kung ang measure mo ng success ay contento ka na, contentment, you are successful. Kung contento ka na, okay na yon. Hindi mo na dapat din ipilit at hindi mo pwedeng sabihin tamad yung tao. Kasi kontento na siya. Porket nag-stop siya dahil kontento na siya, hindi yun katamaran. So yun nga. Parang, hindi yun katamaran. Parang run ko yan dun sa pinost ko, Nisa. Remember? Yung right after freelancer fair. Tapos sa comment mo agad, yung hindi na ako nadala at umaten pa rin ako. Tapos yun nga, yung parang, who are you to say na hindi ako successful dahil hindi ko pa naaabot yung road to 100k? Kasi, hindi kasi ito. Diba? Paano kung halimbawa ako, ako, ikaw, halimbawa ako, nanay ako, marami akong ibang gustong gawin, tapos parang maliit na portion lang ng buhay ko yung freelancing, hindi ko kailangan ng pera, char, mayaman ako, tapos ang kinikita ko ganito lang, eh kontento na ako kasi nagagawa ko yung ibang bagay na kailangan kong gawin. So sasabihin mo sa akin, hindi ako successful kasi maliit pa yung kita ko. Ay, who are you te to say, diba? Yun yung mahirap so, kasi yun. Napipaint nila yung success. When, yun nga, so kunwari ako,
gusto ko kasi, kaya ako nag-freelance kasi gusto ko makita ko lumaki yung anak ko. Kasi, syempre, pag baby, di ba, ang bilis-bilis lumaki. So, yun. Nakita ko siya lumaki mula 1 year old. So, feeling ko successful na ako kahit hindi ko, kahit na silipin nila at kung ano yung mga kinikita ko. Sa sarili ko, successful na ako. Kasi nakita ko lumaki yung anak ko. And, na-achieve mo yung goal mo talaga. Na-achieve ko yung goal ko kung bakit ako nag-freelance. Oo. I think, Nizza, makakatulong, no? So, sa akin siguro, isa sa mga unang steps ng mga gustong mag-freelance or siguro ng mga nag-freelance na medyo naliligaw ng landas, I think isa sa mga unang steps na kailangan nating lahat gawin is to really understand kung bakit tayo nag-freelance. Yes, yung why. Bakit ba natin ginawa? Kasi iba-iba yung rason natin kung bakit tayo nag-freelance. But at the end of the day, parating kasama dun yung monetary, hindi mawawala yon. Baka kasi may nakikinig sa atin, sabihin, napaka-hipokrito naman itong tatlong to. Hindi ba nila kailangan ng pera? Ganon. Kailangan po namin ng pera. Kaya nga po hindi na ako mapakali, kakatuwad kung kani-kanino para magka-pera. Tuwad meaning susunod, ha? Oo. Ang point lang namin is, tayo yung magdi-determine. Oo, tsaka, kung babalik lang at babalik tayong lahat kung ano yung naging rason kung bakit tayo nag-freelance. Yung ang rason natin bakit tayo nag-freelance is more freedom. Pag na-achieve na natin yun, then yun yung success natin. Uh-oh. Kung ang goal nyo para mag-freelance ay makasama yung pamilya ninyo, makita yung paglaki nila, nakita nyo yung paglaki nila, nakasama nyo sila, then you're successful. Tama yung sinabi ni Nizza na never let anyone define your own success. Saka yung pera, alam natin yan sa opisina nga, di ba, napaka-unethical na tignan o itanong ang sweldo ng ibang tao. True. So, ganun din siya sa may sanction sa HR yan. Yes, so, infraction yan. Makakasuhan kayo sa HR. Bilang walang tayo HR, walang HR. Ethics na lang. Answer. Ethics na lang, di ba? Ethics na lang, oo. Kasi ano yun eh, kasi yung sweldo mo is agreement mo with the client. Iba naman yung pinag-usapan ng ibang tao doon sa client. Kahit na pareho kayo ng trabaho or pareho kayo ng team, iba pa rin yung pinag-usapan nila. Sa pinag-usapan nila, ay nyo. So, hindi ethical na silipin mo yung sweldo ng ibang tao and i-compare sa'yo na bakit ganito? Mas matagal ako, tapos mas maliit yung sweldo. Kasi, Go ahead. Kasi doon magsistart mag-breed yung jealousy, yung envy, ganyan. Tapos magsistart na questionin mo yung sarili mo. Doon mawawala yung contentment mo. Doon ka lalayo sa why mo. Kung bakit ka nag-start. True. At saka, nasa sweldo na rin lang tayo. Ayun. Nasa sweldo na rin lang tayo. Hindi naman kasi yung skill set mo at kung gaano kahaba ang nakalista sa resume mo ang batayan ng rate mo. Uh-huh. Hindi lang yung kaya mong ibigay, yung kaya ding ibigay ng kabilang party. Yung katulad ng in-explain ko dati na sa isa sa mga post ko na halimbawa si web developer 1, kumikita siya halimbawa ng $5,000 a month halimbawa. Tapos kasi yung company niya, kayang magbayad ng $5,000 a month dahil yung ginawa niyang website is nag-i-incur ng malaking income. Eh kung ang client ni web developer number 2 is hindi naman talaga for income, hindi ganoon kalaking income na nage-generate ng website. Halimbawa, ano lang to, parang keme-keme. Wait. Wala, ayan na siya. Wala ako. Anong nangyari? Hindi, okay lang. Okay lang. Recording nat. Okay lang naman. Ang naging worry namin kung nag-stop din ba yung recording. Nag-stop? Nag-stop? Hindi lang. Hindi ko alam. Antayin natin bumalik ulit. Mm-mm. Welcome to the Philippines! Yes! Ngayon pa umulan eh, no? The home of the fastest internet connection. Char. Ayan, may tao pa. Hello uli, ayan. Welcome to the Philippines where the internet is not as stable as your life. Hello! Ayan, so, hindi ko alam kung naputol, pero kung nandito pa kayo, hello. Andito pa sila eh. Andiyan pa yung viewers. Hello po, salamat sa panonood.
nanatili. Dapat talaga may commercial tayo. Oo. Okay na daw. Eco-wallet, ganun. Oo. At saka pala, ano, i-mention natin sana, kaya wala tayong pa-video kasi ipapodcast natin siya in the future kapag nakaipon tayo ng enough. So, para you can always go back to the discussion. Let's say, habang nag-gym kayo, char, pinapakinggan niyo yung mga kudaan moments dito. But, yes. Habang nagluluto, ganyan. Siguro, mention ko na rin. Kasi, for the longest time, ayoko mag-guest na ano. Ayoko mag-video na may guest. Kasi, naging norm na dito na mag-guest yung mga tao ng sobrang kilala. Tapos iyayabang nila yung kinikita. Tapos hindi naman pala ituturo kung paano mo ma-achieve or hindi nila kinwento kung paano nila na-achieve. Ang ending pala nun is magbabayad kayo ng course. So, ngayon, i-explain ko lang. Victim ako niyan, eh. I-explain ko lang sa kanila na kaya ako nag-guest na ngayon kasi same tayo ng pinaniniwalaan and gusto nating i-impart sa hearties yung pinaniniwalaan natin and gusto nating i-set sila for a better freelance journey. Saka wala po kaming binibenta, hindi po kami bebenta kahit yung natayon o kaya ano, wala po kami binibenta. Wala po kami binibenta. Kung sino lungganisa, wala rin kami binibenta. So, wala kayong i-expect na anong tawag doon? Catch sa ending nito. So, ito catch. Para lang kaming nagdadaldalan kasi yun lang din naman yung ginagawa namin. So, sama na namin kayo. So, dahil tungkol na rin lang sa passion and integrity, kineme yung rant natin, ma-share ko din lang in relation to that. Bago ka pumunta muna, Rhea, bago natin iwanan, I think ang gawin natin, iwanan natin yung topic kanina ng pera. Gusto kong mag-leave ng something para naiintindihan ng mga ka-hearties natin. Paano ba dapat i-view ang pera sa freelancing? Yung una mong sinabi, tama yon. Ang tawag natin doon, equitable. Hindi equal, ha? Equitable. Ano yung equitable? Ang ibig sabihin nun, equal dependent sa kakayanan mo. Mm-hmm. So, paano yun? Balikan natin yung history ng freelancing. Actually, ang freelancing talaga nangyari sa mga tao, nagsimula talaga siya sa mga maliliit na kumpanya. Maliliit na kumpanya na hindi kayang magpasweldo ng tuloy-tuloy. Kaya kumukuha sila ng per project. So in essence, ang start talaga ng freelancing ay yung maliliit na kitaan. Bakit ba nagkakaroon ng malalaking kumpanya ngayon? Kasi nakikita nila na yung mga freelancers nakakapag-deliver ng quality work. So yung equitable doon is kailangan tayong mga VA or mga freelancers, i-consider din natin yung financial situation ng clients natin. Kasi pwedeng, kaya nilang magbayad ng $5,000, pero isang $5,000 lang yung kaya nilang bayaran. Sa susunod, wala na. Mm-hmm. Or, okay lang yung steady na income, tapos at least long term. Kayo na ang mamimili nyon. Ano yung mas mabuti para sa inyo? Walang tama. Hindi tayo yung sasabi. Kaya pangalawan din kailangan natin consideration is yung difference natin in skill sets. Totoo, unfortunately, yung difference in skill sets, may contribution siya kung gaano kakaiba yung bayad mo. So kung ikaw ay VA, tandaan natin sa freelancing, mas malawak ang skill mo, medyo hindi kalakihan ng bayad. Lumalaki ang bayad, tama ni sa Chakareya, lumalaki ang bayad, mas niche ang skill mo. Pag sinabi natin niche, yung skills na sobrang hirap hanapan ng taong gagawa. So, mas mahirap hanapan ng tao, mas mataas ang charge. So, kung gusto mas konti kayo, yung talagang pagbubuhusan mo ng time and education talaga, tas mas konti kayong kaya yon, mas mahal ang bayad mo. Kaya kung gusto nyong umunlad from a VA setup, ano ang dapat gawin? Mag-aral. I-build nyo yung skill set nyo. Kunwari, ginagawa mo rin siya dun sa job mo. Para habang natututo ka, habang napapractice ka, nadadagdagan yung skill mo. Correct. And hindi, saka nagiging expert ka. Oo. Tsaka hindi yung sasabihin mo na, ano ba yung, hindi ko kasi alam sino yung nagsabi nito. Pinakamalaki yung... Oo.
may yun, ginagahanap kita. Ng ano yung pinakamalaki ang kausap ano ngayon, gano'n. Yung kausap ko na, ano na parang sinabi niya na kung ano yung malaki yung sweldo ngayon, yun yung puntahan mo. Yun yung pag-aaralan niya. Medyo hindi ako naniniwala. Ay, si ano! Screenshot na sinend ko na naman sa'yo. Chismosa so, talaga. So, hindi ako yun, na, kung nasan daw yung pera, doon ka pumunta. Parang gustong-gusto kong sagutin. Kasi alam ko, ulamin na naman ako ng buhay. So, inirant ko na lang kay Nizza. Doon talaga nag-start yung rant, etong rant session na to eh. Yung mga nakikita namin sa paligid-ligid na mga mga kung ano-anong nakapost dyan. Tapos, nagrarantan lang kami sa isa't isa. And then, we found out na parang may saysay pala yung mga pinagngangangak namin. Why not share it to others? Para at least man lang, kahit man lang, isa, dalawa sa mga nakarinig. So, malay mo, merong mapago ang pananaw. Tapos, i-turn into tips. So, hindi lang din puro rants. Gagawin natin, ano ba yung solution doon sa rant natin na yun? So, yun lang pala. Dagdag ko lang din na hindi ka pupunta, kunwari sabihin, tanungin, kunwari wala akong alam sa freelancing, tanungin kita, ano ba yung pinakamalaking sweldo sa freelancing ngayon? So, kunwari sinagot mo. Madami. Kunwari sabi mo, web developing. Python. Yan. Python. Bitcoin. Yan ang mga laki ngayon. JS developer. Oo. Yan. So, ang gagawin ko, ay, malaki pala yung sweldo doon. So, maghahanap ako ng courses, ng articles, ng lessons tungkol doon. Pero ang problema, hindi pala doon swak yung skill mo. And hindi doon swak yung and hindi lang skills, pati yung personality mo. Yung personality and yung pag hindi siya swak doon. Hindi mo pala kaya yung ganun ka hectic, ganun ka overwhelming. So, mas maganda na mag-start ka sa kung ano na yung meron ka. Tapos doon ka mag-build pa konti-konti. Kasi that way, matitest mo na kung kaya mo ba or nag-enjoy ka ba. Mas maganda kasi. Meron akong, Ayun, hindi kasi meron akong very concrete example at very first-hand experience about that na kung nasan yung pera doon ko pupunta. When I started freelancing, very accidental, nakwento ko na yun before sa mga previous sessions natin, Nizza. Dalawa yung pagpipilian. Oo. It's either GVA or ISA sa mga REVA. Ano to? Yon. Kasi parang real estate VA company yung unang-unang kong pinasukan. So, dalawa yung option. Pag GVA, like more an admin task, mas mababa yung sweldo, parang 3 something dollars lang per hour. Tapos ISA is magsa-start yata ng 4 or 5. So, syempre ako, wala akong idea sa freelancing, parang ni-refer lang ako ng isang friend. Pinili ko yung ISA kasi sabi ko, kailangan ko ng pera, mas malaking sweldo. Tapos inisip ko pa na madali lang magsiset ka lang naman ng appointment kasi wala akong idea eh. Tapos galing pa ako sa call center, so keme ng phone. Dati ko nang ginagawa yan. What's the difference kung gagawin ko ulit ngayon, di ba? Tapos only to find out na parang medyo sales-related siya, which is very, very eki sa personality ko. So antagal ko sa placement, antagal kong nakahanap ng swak na client kasi kahit nag-chain naman ako at na-deliver ko naman yung script ng maayos, parang walang client na may gusto sa akin. Tapos there's this one client na nagbigay ng chance. Tapos pinag-calls niya ako for a few weeks. Tapos pinag-take niya ulit ako ng desk assessment. It's an assessment na ma-assess yung personality mo, like how are you, how you act in certain situations with someone looking and without someone looking at you. So lumabas sa personality assessment ko when it comes to everything na hindi ako talaga pang sales. So, dun nag-start yung journey ko sa kabilang side ng real estate VA. So, meaning to say, hindi kung nasan yung pera, kung nasan yung mas mataas yung sweldo, dun ka, kung hindi naman para sa'yo, wala rin mangyayari kahit ipilit mo. Kasi tapos yun din yung... Sige. Yun, sige, go. Ay, hindi. Kasi dagdag ko lang din dun, singit pa lang. Naniniwala ako na kung saan yung para sa'yo and saan ka masaya, cliche man siya pakinggan, pero doon mo makikita yung pera. Like, hindi mo actually makukita yung pera. Susunod yung pera sa'yo. Kasi kung para sa'yo yun, hindi mo kailangang magmakaawa kay client at hindi mo kailangang bulayin si client para
increase ka kasi makikita niya yung oo. Hindi mo siya mararamdaman na mahirap para sa iyo kasi gusto mo yung ginagawa mo. And kaya mo siya. Diba? Sige, ako naman magko-concrete example. So, kasi ako ano ko architect ako, 'di ba? So, nung nagpumasok ako sa freelancing, ang unang-una kong hinanap, syempre, AutoCAD jobs kasi yun yung alam ko. Tapos, parang hindi ko alam kung paano ako naligaw sa writing. Writing. Pero sobrang, ang laki ng difference ng AutoCAD sa writing. Pero, nung first article ko pa lang, nag-enjoy ako. So, ang nangyari, imbis na malaki agad sa AutoCAD, tapos kasi naman, 5 years ko nang ginagawa, tapos 2 years na nagtatrabaho, yun pa rin yung ginagawa ko. Tapos magtatrabaho ako sa freelancing, yun pa rin yung gagawin ko. So, sabi ko, ayoko na. So, nag-ano ako sa writing, marami akong natututunan, marami akong nadidiscover. Tapos, ang nangyari nun, yung businesses ng clients, nagawa ko siya ng mini version nung sa akin. And hindi ko siya nakita as, ano ba? Hindi ko siya masyadong ininda kasi nag-e-enjoy lang ako. Parang ganun. Hindi ko alam kung na-explain ko ng maayos. Pero parang, hindi ko siya masyadong in-effortan kasi nag-e-enjoy lang akong gawin siya. Dahil yun yung niche siya para sa akin talaga. Oo. It's not too late for you to find out kung ano yung niche mo talaga. Mm-hmm. Try lang ng try. Kaya nga diba pag may mga mentorship tayo, tapos pag mga tinatagmo kung saan-saan at kung kani-kaninong post, naghihingi ng assistance on how to be a VA, kung kani-kanino mo ako pinagbebebenta, nagsisimula talaga ako ng ano yung dati mong trabaho at ano yung ini-enjoy mong gawin. Doon kami nagsisimula talaga. Ganun, before we jump into the skills. Oo, ano yung dati mong trabaho at ano yung madalas mong gawin na outside work na ine-enjoy mo. Tingnan natin kung paano natin yun ipag-meet. And then start with that. Hindi yung pipili ka ng niche mo kung nasan yung pera. No, pipili ka kung saan yung alam mong ma-enjoy mo at tatagal ka. Kasi consistency ang isa pang, consistency yung isa pang key para mag-last ka sa mundo ng freelancing. Hindi porke magaling ka, kala mo, binda-bita ka na, no. Uh-uh. Hindi siya sa skills lang. Topic lang namin yan ng client ko kagabi. Kasi meron kaming isang bagong VA. So, transaction coordinator ako kay client. Tapos, he asked for me to look for, to help him look for another transaction coordinator sa Upwork na pwede kong paglipatan ng gagawin ko kasi dadalhin niya ako sa iba. Kasi kinalkal niya ang buhay ko, nalaman niya na hindi lang pala tisi yung pinagagawa ko sa buhay ko. And he thought that he nalaman can... Nalaman niya na lalaki ka. Nalaman niyang lalaki ako. Tapos nalaman niya na kaya ko mag-pole dance. Hindi ko kaya sa totoong buhay. So, naghanap siya ng another transaction coordinator. Nagpahanap siya sa akin. So, papasok pa rin doon yung mentality ng most ng mga VAs ng Pinoy na yung competitiveness. Hindi ko nararamdaman na na-threaten ako dahil hahanap siya ng ipapalit niya sa akin na TC. So, tinulong ko siya maghanap. Una, ang balak niya talaga is from somewhere from Mexico or someone who can speak Spanish kasi marami din siyang client na Spanish. Unfortunately, wala akong mahanap na Pantino kasi nung naghahanap ako sa Upwork, iniisa-isa ko talaga ano yung previous jobs nila, ano yung previous projects nila sa Upwork at saka ano yung jobs nila na nakalagay doon na outside Upwork, yung mga previous history nila. Tapos kung ilan yung current na client na hinahawakan nila kasi kung meron ng dalawa, I don't think na maa-accommodate pa nila kami. Eh, medyo demanding yung sa amin. Kasi mabalisan yung transactions ng clients ko. So, I don't think na maa-accommodate pa nila. So, nag-narrow down siya sa tatlong Pinoy. So, sabi ko, unfortunately, client, gusto mo mamaghanap ng iba, ito lang yung natagpuan ko sa Upwork. Inisa-isa ko na lahat, as in, parang almost hundreds of, of freelancers na lumabas sa filter. Tapos, nung nakita kong Pinoy, buti na lang, yung pangalan niya sa Facebook is yung totoo niyang pangalan at hindi Chenelin Chuchu or hindi Korean name Keme. Hinanap ko siya sa Facebook. Tapos, hindi naman sa nandadaya ako, na dinadaya ko si client, pero kinausap ko siya outside ng Upwork through Facebook Messenger. Tapos, chinika ko siya kasi gusto kong makita
yung per, gusto ko maano yung personality niya outside dun sa profile niya sa Upwork. Tapos naramdaman ko, hindi ko alam kung bakit may ganito akong keme, pero naramdaman ko naman na parang ano siya, hindi siya yung typical, yung usual na nirarant natin na klase ng freelancer. So tinulungan ko siya na hindi naman ibinigay ko yung sagot sa kanya sa mga interview questions kasi ang hindi niya alam, ako pa rin pala yung kausap niya sa Upwork, akala niya si client kasi Upwork ni client yung ginagamit ko, which is yun yung instruction ni client. So inassist ko siya na ganito yung paghandaan mo, maghanda ka ng ganito, tapos yung kung paano ka sumagot sa mga questions, ganun. Pero hindi ko sinabing mismong question. In fast forward, nakapasa siya. At siya yung, nag-post siya sa ibang group, actually, bagong ampon sa group na to. Nag-post siya sa kabilang group, tapos, nagyan niya ng code name, kasi alam niya na ayoko ng mga limelight, kinema na ganyan. Parang, thank you, keme, na ganun-ganun siya. Tapos, ang dami na daw niyang PM na, uy, ipasok mo naman ako dyan, ganun-ganyan, keme-keme. So, sinabi niya sa akin. Tapos, nung ano na siya, parang, within 3 weeks na tinitrain siya, Doon kami nagkausap ng mas ano na parang sobrang nagulat siya kasi with the history of freelancers sa Pilipinas, madaming mabait na nananahimik dyan. Pero yung kung sino yung maiingay, sila yung may mga hindi naman kaigay-igayang reputasyon talaga sa totoong buhay. Aminin na natin to. Diba? Huwag na tayong maglokohan. Kung sino yung maiingay, sila yung mga may hindi naman kagandahang reputasyon. Tapos yung mga ano, nananahimik dyan sa isang sulok, kumikita ng tahimik, tumutulong kung sino yung lumapit, ganyan. Yun yung mga nananahimik sa sulok-sulok. So sabi niya, may ganito pala, pwede palang mangyari to na hindi kailangan bumili ng course. Nakatulad din nung sinabi nung isa pang pinagbenta na kung binenta mo ko, Nizza, yun din ang na-realize niya. Kasi naging biktima din siya ng paid courses. Tapos parang wala namang nangyari. Tapos during the course na humihingi siya ng assistance sa akin, humihingi din siya ng assistance doon. Tapos nako-compare niya. Oo, nako-compare niya kung papaano yung assistance nung may bayad at saka sa wala. At nasaktan ng kanyang kalooban na bakit mas matino pa yung assistance ng walang bayad. Uh-oh. Kasi nga... So, okay, sabi ko, hayaan mo na, lesson learned na lang yan sa'yo, te. Sabi ko na lang. Hindi, kasi nga, ang pag-iwala... Charge na ganito na lang yan. Sige, ikaw muna. Sige, go ahead. Sige, go ahead. Kasi paniniwala ko dyan, kung kumikita sila sa courses and dun sa speaking engagements nila, syempre, sasabihin nila yung gustong marinig nung audience nila. Listeners. Hindi sila magsasabi na real talk kasi baka may mawalan ng gana tapos hindi magbayad. So, hindi ako naniniwala na all truth ang maririnig nyo once may bayad na. True. Kasi kapag walang bayad, pag wala kasing bayad, iisipin mo anong magigain niya. Kung magsabi siya ng totoo, anong makukuha niya? Kung magsabi siya ng hindi totoo, anong makukuha niya? So, saan ka na lang lulugar? Eh, dito ka na sa magsabi ka ng totoo kasi pareho ka namang walang mapapala, di ba? I mean, walang mapapalang monetary. Sorry. Okay lang yan. I think maganda na iput natin into perspective everything yung that we've been talking about money kasi money naman talaga ang isa sa mga pinakamalaking rason kung bakit tayo nag-freelance. At money rin yung isa sa pinakamalaking problema. Kasi sabi nga nung isang podcast na ginagawa namin ng isa kong kliyente, yung reverse engineering kami ng podcast. Ang sabi dun sa podcast, ang tunay na may pera, hindi mo malalamang may pera. So sa akin, kung gagawin natin siya sa freelancers, ang tunay na successful na freelancer, hindi maingay. Hindi niya kailangang ipagwagwagan na successful siya. Yung successful kasi it can be seen. Kasi it can be seen on how with how he acts, with how he talks, with how he talks. Mm-hmm. And if he's willing how he to deal help with other others, people. Hindi niya feel na meron siyang kailangan patunayan kasi alam niya sa sarili niya na meron na siyang laman. So, hindi niya kailangan Minsan nga, hindi niya alam na may laman na siya. Hindi niya nga alam minsan na may napatunayan na siya. Naalala mo yung sinabi ko sa'yo kanina? Walang threat. Ayun. Walang threat. Dudugtungan ko yan. Uh-oh. Yung isa sa mga rant din natin previously, Nisa, na parang
kung confident ka sa skill set mo, well, wag nating pagsamahan yung confidence tsaka kayabangan ha. Kung confident ka sa skills mo at may tiwala ka sa sarili mo, hindi mo kailangan ma-threaten sa kapwa mo, freelancer na, uy, mas mataas yung sweldo niya, kailangan taasan ko rin yung sweldo ko. Uy, mas magaling siya, baka mawalan ako ng trabaho. Hindi. Kung gano'ng karami yung freelancers, madami rin client. But that doesn't mean na kailangan mong magpaka-complacent at magpaka a-hole dahil marami namang client dyan, hindi pa rin yung rason. Parang, wag ka lang masitreten sa kapwa mo freelancers na baka agawan ka ng trabaho. Kasi, kung confident ka sa niche mo, sa skill set mo, hindi ka dapat matakot na mawawalan ka ng kliyente. Uh-huh. I think kasi, ang dalawang ikababagsak talaga ng isang freelancer or ikaka-endanger ng career niya, I think dalawang bagay. Una is complacency. Uulitin ko, hindi magkaiba yung complacency sa contentment. Pag sinabi natin complacency, yung okay ka na naganyan ka. Marami ka pa rin kulang sa buhay, hindi ka kompento, pero complacent ka lang. Yun, tama yun, hindi ka nag-strive to move higher. Iba kasi yung hindi ka nag-strive sa contento ka. Pag sinabi natin complacent, yung okay ka na dyan, pero alam mo mas marami ka pang magagawa at mas alam mo na ang tawag dito, mas alam mo na kailangan mo pa talaga. Yun yung complacent. Mm-hmm. Yun yung unang ikababagsak ng freelancer kapag complacent ka. Kasi remember, isipin na lang natin ganito. Nung nagtatrabaho pa tayo sa opisina, as per statistic, between 5,000 to 10,000 graduates graduate every year. So 5,000 graduates na yun every year, kalaban mo yung 5,000 na yon. Kasi pwede nilang kunin yung trabaho mo, plus mas may alam silang bago sa'yo. Hindi pa kasama doon yung mga naghahanap ng trabaho. Isipin mo yon, 5,000 kada taon ang gumagraduate. So para hindi mawala yung trabaho mo, kailangan nagle-level up ka once every year actually. Or every chance that you get, you level up. No? Remember, ang culture ngayon is a culture of learning. Kailangan marunong tayong matuto. We need how to learn, unlearn, and relearn. Matuto, mag-unlearn, meaning ibitawan yung mga bagay na mali, at mag-relearn na mga bagong bagay. So unang ikababagsak talaga natin, complacency. Pangalawang ikababagsak natin, greed. Pag masyado na tayong ganib. Yun talagang ikababagsak natin. When we start being greedy. Paano nagiging greedy? Una, pag greedy tayo masyado sa salapi, meaning, nanggugulang na tayo ng ibang tao. Ginagawa na nating alkansya si client. No? Na feeling natin, ginagatasan na natin siyang parang baka. Na yung lahat ng bagay, kailangan may presyo. No? Yun, greed yun. Pangalawang type ng greed na nakikita ko, yung lahat ng pwedeng trabaho kinukuha mo, pero hindi na kaya ng katawang lupa mo. Hindi mo pala kaya, oo. Kinukuha mo. Tapos, ang ginagawa mo, dinuduga mo na lang si client. Yung mga tipong, kunyari sa Upwork, di ba, hindi kina-count pag humihintik yung mouse. Hindi binibitang oras. May mga kilala ako, kinakabit yung tali ng mouse nila sa electric pan. Nakakainis. Tapos, gumagalaw yung mouse. Para yung ano, hinihinto yung yung timer. Tsaka yung dalawang laptop. Or may computer, ayan, tas may laptop, tas may sa timer. Sa Upwork, hindi pwede yun eh. Hindi. Na magsasabay yung timer. Iba, naka-timer sila doon sa isang computer, tapos ibang client dito na naka-fixed price. For me kasi, kung ano yung, kung sino yung client na kausap mo sa oras na yon, doon ka mag-focus. Kasi once na may kahati siya sa attention, kahit na chat lang sa Facebook, pag may kahati sa attention, hindi na niya nakukuha yung dapat niyang makuha na focus sa binabayad niya. Sa'yo. Eh what more kung dalawang yun client, sa- diba? Yun yung sinasabi kong pangalawang greed. Yung masyado na tayo greedy. Saka may isa pa. Na nanggugulang na tayo ng ibang tao. Sige, ano pa yung isa sa'yo? Yung isa pang dagdag ko sa greed naman is dahil nga naging complacent ka sa pagkakaintindi ko dun sa in-explain mo. So, naging complacent ka, tumigil ka mag-strive to go higher. Yung mga ibang kasabayan mo noon is nauna na sila. Tapos, naging greedy ka na parang or naging inggit ka na kailangan maabutan ko rin sila kasi naiwanan ako. So doon mo kinuha yung lahat-lahat ng client para makaabot sa kanila. Pero
once naman kasi na hindi ka nag-stop na mag-strive ng to grow, hindi mo mararamdaman yon na parang napag-iiwanan ka. Kasi maiintindihan mo na yung tinutumbok mong daanan is iba naman sa tinutumbok nila. And alam mo na hindi ka tumigil. Ayun. Naniniwala kasi ko talaga, malaki ang paniwala ko na freelancing is karmic in nature. Malaki ang ginagawa ng karma in freelancing. Oo, totoo, kung ano ang ginagawa mo sa kliyente mo, babalik at babalik sa iyo. Sabi nga namin yan, no? Area, di ba, sabi nga natin, kung akala mo na uuto mo si kliyente mo, hindi. Hindi mo siya nauuto. True. Alam, akala mo lang yun. Akala mo na papaikot mo siya sa mga daliri mo, hindi. Babalik at babalik yan sa iyo. Makauto man yan ng isa. Makauto ka man ng isa. Oo. Makauto ka man ng isa, trust me, hindi na mauulit yan. Oo. True. So, I'm a firm believer of the karmic law. Oo, totoo yan. Kaya, ako din. Tumutulong. At alam ko si Nizza din. Oo. Kaya nga kami ganito eh. Yung alam mo yung bigla kang makarma, mawala yung client na yun. Doon pa sa time na kailangan mo na may problem kayo ng family mo. Doon sa hindi mo ina-expect, doon siya babalik. So, kaya ako, ang... Tapos, alaan yan. Ang matindi pa dyan, kapag nakarma ka na, hindi mo pa iisiping nakarma ka, maninisi ka pa ng iba na kasalanan na ganito kung bakit nawala. Yun talaga yung pinakaklasik. Yung nakakairita dun eh, na parang nakarma ka na, nanisi ka pa, ba? Diba? Sa halip na maging lesson learned sa'yo na, naku, siguro kaya nawala yung client sa akin kasi ginagani-ganito ko. Hindi, maninisi ka pa, te. Yun yung pinakapangit na agali doon. Ang masama na sa halip na mag-reflect ka sa sarili mo, ibinintang mo pa sa iba yung kasalanan mo, na ikaw na talaga yung pinaka-right so, sa lahat. So, siguro, equipan natin sila ng sa umpisa. So, di ba, inumpisa naman natin sila dati, ay, kanina yung mindset dapat maayos. So, when dealing with clients, dapat ang iisipin nyo, parang win-win situation yung client at saka sa'yo. Huwag masyadong hindi. Oo, hindi pwede yung ikaw lang yung win. Ikaw lang. Oo. Bawal yung nakabig ng pakabig. Kailangan iisipin mo din. Kasi, yung kinakabig mo ba, kinikita ni kliyente. Yun. Kasi kung kabig, tas wala siyang kinikita, eventually, mawawalan ka ng kakabigin. Oo, mawawala siya. Yun din yung sinasabi mo doon sa rant mo na yung ibang freelancers kasi, porket naka 6 months sila or naka 1 year na sila sa client, maghihingi na sila ng increase. When sa totoo, hindi naman yung tagal mo yung dapat hindi batayan na, yung tenure. Oo, dapat ang tinitingnan mo, doon ba sa tinagal ko dito sa client na to, natulungan ko ba siyang kumita? Or nakadagdag ba ako ng value doon sa business niya? Ayun. So, yun ang dapat. May nagawa natin. Ba akong, may naiambag ba akong matino? Ganon. And, oo. Para meron yung nagbilang ka lang ng araw hanggang maka 6 months. Para, so, parang pinagastos mo lang si client tapos magagastos din mo pa ulit. Oo. Ayun. So, sa ibang siguro session natin, i-discuss yung tungkol dyan sa pagtamang paghingi ng rates increase, na yan na. Kasi, Actually, process kasi yan eh. Kasi nagigil din ako dyan tamang eh. Tamang proseso yan. May tamang paraan ng paghingi ng stages, increase para mas ma-increase yung chances mo of success. I think importante ngayon, siguro ang naging focus natin for today is money. So, uulitin ko yung sinabi ko kanina pwedeng dagdagan ni Nizza at saka ni Mien. Ang pera is okay ang pera, kailangan nating lahat ng pera. Pero kapag nagsimula na tayong maging ganid, nagsimula na tayong naging madamot, nagsimula na tayong maging mapanlamang sa kapwa, kasama na din yung kliyente natin tsaka yung mga fellow VAs natin, freelancers natin, just because of our need na ma-feel na kukita ng mataas, medyo kapahan na tayo doon. Kasi babalik at babalik sa atin yan eh. Again, babalik tayo. Dapat ang mindset natin, may paraan at may panahon para kumita ang lahat. Abundance mindset. Hindi kasalanan ng ibang tao kung bakit hindi ka pa kumikita. Pwedeng kasalanan mo, pwedeng hindi po palang talaga panahon. Sipag lang. Sipag lang naman talaga yan lahat eh. Tsambahan lang yan. Kwento. Kapag kwento na rin kayo, ako magkwekwento. Nung nag-freelance, nagsimula ako sa Upwork, ang starting rate ko mataas.
hindi sa pinag-aano ha, hindi sa starting rate ko mataas. Bakit? Kasi yung pasok ko sa Upwork niche talaga, instructional design. Okay? Kasi binild ko siya nung panahong nagtatrabaho ako. Yung skill set ko na yon binild ko sa nagtatrabaho ako. Isa yan ni sa at saka Rhea sa I think pinag-aagrihan natin na isa sa mga dapat alagaan ng at mga at saka passion mong magturo diba? Ng mga freelancers na tulad natin is huwag nating i-demonize at huwag nating masamain yung mga dati nating kumpanya. Kasi kung ano yung ginawa natin dati at kung ano ano tayo ngayon is definitely because of our old companies. Mm-hmm. Yung mga skill sets na meron tayo is because of kung ano yung pinagagawa natin dati. So, huwag nating i-demonize yun. Huwag nating sirain yung mga yon. Kasi sa totoo lang, ang freelancing ay para sa lahat. Pero ang freelancing to sa totoo ay hindi rin para sa lahat. Mm-hmm. Pinipiling ka ang success sa freelancing. Pero kung gusto mong maging successful sa freelancing, kaya mong gawin, no? So, yun. Una, ako nga, sabi ko, ang pasok ko kasi mataas. Maraming nagtanong, maraming nainggit. Paano mo nakuha yung ganyang presyo? Sabi ko, kasi, nabuild ko na yung experience ko. Nag-freelance ako na talaga sa Upwork. Nagsimula akong mag-Upwork after 18 years of being in the learning and development field. Naging training manager na ako, naging training lead na ako, at saka ako nag-decide na mag-full-time ng freelancing. So, kumbaga, na nakapagbangko na ako ng experience. So, sa previous work, may pinaghuhugutan kasi yung ano na yan namin ni Jeff about yung pang-oolay ng previous na trabaho. Specifically, yung mga galing ng call center. Tapos, pag nakaranas na mag-freelance, inoolay-olay na si call center, nasa ganto, ganyan-ganyan. Kung hindi sa call center, you will not be familiar with US culture, number one. Unless, dual citizen ka at nagpapabalik-balik ka sa US. Fine, hindi mo kailangan ng call center to learn their culture. Pangalawa, yung skill, yung soft skill mo on how to deal with clients, with customers, with people that you work with, kasi saksakan ng politika din sa call center, sa maraming ganyang issue, pero dun mo na build yung dun ka natuto kung paano yung dapat at hindi dapat na treatment with your colleagues, with your subordinates kung ikaw ay manager, yung hindi yung nagmamaraming ng manager ako dati sa ganitong keme, tapos maaskad ka na. That will not give you a license, that will not give you the title. Hindi yun dapat yung hindi ka dapat na concentrate doon sa anong natutunan mo, doon sa soft side, doon sa soft skills, doon ka dapat na concentrate. Hindi yung porke may iba ka ng trabaho na ngayon at mas nagbibigay ng mas malaking sweldo sa'yo, o-align mo na yung pinagalingan mo. Yung sinasabi natin, so again, no, nabanggit ko kanina, siguro para na din ma-put everything into perspective is that, number one, yun nga, ano yung kababagsak natin? One, pag greedy na tayo and pag complacent na tayo. Pero ano yung ikatataas natin, yung ikatatagal natin sa freelancing? Number one, pag meron tayong sense of gratitude. Pag marunong tayong magpasalamat. Kanino? Marunong tayong magpasalamat sa kliyente kasi binibigyan tayo ng kliyente ng trabaho. Binibigyan tayo ng pagkakataong kumita. Paano natin pinapakita yung gratitude? By doing what is right, by doing kung ano yung value ng binayad sa atin. Pangalawa din, I think, na makapagpapatagal sa atin with freelancing, aside from a sense of gratitude, is the willingness to help. Willingness to help others and willingness to help our clients. Mm-hmm. So, kami, alam ni Rhea yan eh. Kami dalawa, and buti nga na-meet ko si Nizza, alam ni Rhea yan, matagal na talaga namin ginagawa talaga na tumulong talaga sa mga gustong mag-freelance. Mm-hmm. Hindi dahil successful kami or hindi dahil ganito na yung kita namin. It's because naranasan namin and gusto namin, kumbaga, parang ang ginagawa ko, ako personally, ang gusto kong gawin is padaliin yung buhay para kung hanggat kaya nilang hindi na maranasan yung hirap na inabot ko nung ako yung nagsisimula. True. Mas maganda. Totoo yan. Kasi masalimuot mo sa akin. Masalimuot ang kwento nating tatlo eh. So, kung pwede nila nila. May kanikanya tayong ano. Yun, pero ano. Mas maganda. Drama-rama. So, inagabing natin yung mga iba na sinasabi na, nung nang nagsimula ako, ganto. So, hindi porket nagsimula ka. Eh, noon yun. Hindi porket nagsimula ka, eh,
nahirapan ka, eh dapat mahirapan na yung iba. So, syempre, kung kaya mong abutin, kaya mong tulungan, tulungan mo na. Kasi, yung normal na ganito, daldalan, hindi natin alam, baka mamaya yung iba naiingayan lang. Pero yung iba, nakakakuha sila ng value. So, hindi mo kasi masasabi. Sa akin, naiingayan sila. Pwede naman silang umalis. Oo, may choice naman. Pwede naman wag makinig, Char. Hindi kami nangaaway, ah. Pero totoo so, yun. yung wag lang isumbat kung ano yung pinanggalingan mo. At wag siyang gawing reason para hindi tumulong. Hindi porkit mag-isa ka noon, it's dapat mag-isa na rin yung mga iba. Ayun. Hindi ito, ito fraternity na gantihan. Ilampas ka ng pa. Nung hinasing-hasing ka, manghihasing ka rin. Ganon. I think importante na marunong tayong tumulong sa ibang tao. Kasi uulitin ko, I'm a very firm believer. Freelancing is highly based on the karmic law. Babalik, you get what you give out. So if you give out negativity, it's going to come back to you. If you give out positivity and the willingness to help and you love your clients, you love the industry as honestly as you can. You love your work. You love yourself. Babalik at uptick yun sa'yo. Babalik yun. Naniniwala ako dyan. Kaya nga as kahit si Nizza, actually dito kami nagsimula ni Nizza kung bakit kami nagkakilala. So, alam na rin niyo ng mga ka-artists before, kung gusto niyo malaman yung kwento, balikan niyo yung mga previous pinost ni Nizza na pang-video diyan kung paano kami nagkakilala kasi mahaba-habang kwento na naman 'yon. Pero firm believer kami niya ni Nizza, parang it's like our way of giving back doon sa lahat kami malamang kayo din na maraming pinagdadaan ng hirap before kayo maging freelancer talaga. Pero, thankful na nalampasan mo yon and nandito ka na ngayon na nagagawa mo na yung na-achieve mo na yung mga gusto mong ma-achieve na mga bagay. Parang just giving back. Thank way you. Of your saying thanks. Thank na you. Oo, na nalagpasan mo yon, parang i-extend mo sa ibang tao. Especially dun sa mga tao na walang kapasidad na mag-pay back sa'yo. At walang kapasidad na tulungan ka pabalik yung kasi, hindi mo masisingil ng utang na loob. Kasi ibabalik nila yon sa iba rin. So it would be a chain. It will not be just a two-way flow. Magiging chain siya. Kaya, and spread happiness and world peace. And I thank you. Yun lang. Ayun. So, hindi, kasi tsaka sa pag ginawa kasi natin yan, Nizza and Rhea, binibuild din natin yung stability ng industry eh. Kapag kind tayo to each other, pinalalakas natin yung freelancing industry sa Pilipinas. Anong magiging benepisyo sa atin? Kasi secure yung mga jobs natin. Magiging steady yung flow ng mga kliyente. All because we are kind to each other. I think yun yung very important. Now we need to be really kind and helpful to each other. Mas magandang makilala so, binabali sa niyan kesa sa skills. Na true. Pwede namang kasi tsaka binabali niyan yung mga pinipreach ng iba na para maging stable we should all ask this specific parang minimum charge, minimum rate. Hindi yon, hindi doon mo makikita yung stability. True. Wala nang mag-hire sa inyo. Alam mo yung makasingil ka sa stability na yun, pwede natin yung gawing isang buong run. Oh, madam, ilista mo na. Hindi, so siguro... Ilista mo na yung mga next topic. Marami po. Pasensya na kayo, marami po kaming rant. Marami talaga kami. Marami kaming siguro hukot. Siguro magbigay tayo ng last word sa hearties. Si Rhea, mauna ka. Mauna ka na muna din. Sige. Ayun lang, since umikot tayo sa money, passion, and integrity, doon nagsimula. So, doon din lang yung last word ko. Parang, more than the money, hindi sa kaipokritahan, oo, kailangan natin ng pera, pero hindi yun yung magiging batayan ng value mo as a VA or as a freelancer. Hindi yung kung gaano kalaki yung pwede mong singilin or kung gaano kalaki yung kinikita mo, hindi yun yung magiging value mo sa clients mo. Still, dun tayo babalik sa output and sa ethics. Kasi yung pera susunod yan. Totoo yun. And
firm believer ako noon, and na-experience ko yon a lot of times, maliban sa isa, char. Pero, yon, totoo yon, susunod siya, yung kusa, yung biglang sabi na lang ni client na may meeting, tapos yung pala, i-increasean ka, ganyan, na wala ka namang hiningi, hindi mo naman, parang wala naman sa environment na i-increasean ka, parang hindi mo, wala siyang hint, tapos bigla na, alam mo yung mga ganun, susunod at susunod siya, depende sa nakikitang value ng client mo sa'yo. Although, syempre, mga ilan-ilan, may mga clients talaga na, ano, pero, glad to say, hindi ko pa na-encounter, pero may mga naririnig akong rants about clients na ganito, ganyan. Pwede kasing totoo din na may mga clients talaga na, na kaya may mapanlamang din. Kung may mapanglamang freelancers, may mapanglamang din clients. Eh di, bitawan mo, move on. Huwag ka nang mag-ano. Hindi yung igagante mo pa sa ibang client kasi ginanon ka nung dating client. But yun, so babalik at babalik tayo sa soft skills na, na sinestress out ni Jeff. And pagdating sa integrity, papasok lahat ng kung ano man yung magiging susunod na runs, papasok pa rin lahat sa integrity. Kasi kung may integrity ka as a person, kahit hindi na lang as employee, as a person, yung sa sarili mo na lang, sa loob ng sarili mong mundo, lalabas yun, magre-resonate yun palabas. Hindi mo kailangang magpanggap na ikaw ay isang matuwid na, na freelancer. Hindi mo kailangang magpanggap at hindi mo kailangang i-post sa social media na ikaw ay isang ano, a person of integrity, Keme. Magre-resonate yun. So, kailangan talaga babalik at babalik tayo sa core. Ang ulo ni Madam. Diba? Ayun. Sabi ko, one hour yung last word. Sige ako. May pinanghuhulog. May pinanghuhulog. One hour yung last word niya. No, hindi ako nakapag, sige, ano, ako. Hindi ako nakapaghanda ng last word eh. Pero, sige, go. Ako yung last word ko, simple lang. Kung ano yung ginagawa natin as a freelancer is a reflection of ourselves. Kung nalalamang ka ng kapwa mo, kung nalalamang ka ng kliyente, ibig sabihin, ganun ka. Huwag na natin isipin yung sasabihin ng ibang tao. Can you live with yourself thinking na itong pinaghirapan mo ay hindi mo naman talaga pinaghirapan? Can you live with yourself thinking na kung ano yung success na meron ka is nakuha mo kasi ipinanlamang mo ng ibang tao? No? So uulitin ko, what you do as a freelancer, what you do as a freelancer is a reflection of yourself. Yun lang yun. Soft skills, marami pang soft skills na pwede tayong i-rank. Simulan natin dun sa integrity. Nakakatulog ba kayo sa gabi thinking na gano'n yung ginawa nyo? Cliche mang pakinggan. Nakakayan yung ipakain sa mga tao, nakakayan yung kainin na or magluho ng pera na alam naman ninyo na hindi natin pinaghirapan. Yun. So, yun yung point lang ko na kung ano yung ginagawa natin is always a reflection of the kind of person that we are. So, yun lang. Isip-isip lang tayo before we do things. Eventually, pagsisisihan natin in the yes. future. And, siguro dagdag ko, pero hindi pa ito yung last word. Hindi kasi kung yun yung... Sakape. Hindi, yung kung ano ka, yun yung reflection mo as a tao, di ba? And yun, hindi, and subconsciously, ay hindi mo alam, yun din yung naituturo mo sa anak mo, sa mga tao sa paligid mo. So, mas maganda na kung ano yung gusto mong maturo sa mga anak mo, sa mga nakapaligid sa'yo, yun na rin yung kung paano ka mag-act. Ayun. So, hindi yun yung last word. Simulan mo sa sarili mo. True. So, sa totoo, ito na yun. So, mag-iwan ako ng tatlong tips para sa hearties para bago natin i-end ito. Tapos, pero don't worry, hindi naman ito yung last. So, sa nakita niyo naman yung daldal namin at dami pa namin gustong sabihin. So, hindi pa to definitely yung last. Nagpipigil lang kami. Yes, dahil lumagpas na tayo sa 9 o'clock. So, yan. So, yan. Sabi mo, Nizza, 30 minutes. Sabi ko nga, 10 minutes. So, yan. So, ito lang. Ito yung last 3 tips ko. So, natawa ako dito sa comment ni Donna Marie. So, sabi niya, may ka-team ako, client ang sinisi kung bakit nagkamali siya. So, ang first tip ko is matuto tayo tumanggap ng kamalian natin kung mali naman talaga natin. Yun. Tapos, when dealing with clients, when naglalagay ka ng rate mo, dapat win-win sa client mo and sa'yo. Dapat kung may makukuha ka, dapat meron din siyang makukuha. Hindi ibig sabihin na porket mas maliit sa past job mo is dapat mas less yung tulong mo sa client. Hindi. So, ibase natin na dapat win-win pareho yung client and ikaw lagi sa lahat ng contract mo. Tapos yung last
ko is don't burn bridges. Kasi hindi mo alam, yun nga, yung sinabi na karmic nga siya at umiikot-ikot lang din naman tayo. Hindi mo alam kung kailan mo makakasalamuha ulit yung tao na yun. So, kung kaya mo siya na hindi na awayin, na manahimik ka na lang, eh, kahit na may ginawa siya, be the better person na lang. Don't burn bridges. Tapos mamaya, hindi mo alam kung magkakasalubong ulit kayo na ano, or mas mataas ka na sa kanya, or kahit hindi man, at least walang tension and pwede pang maging new contract ulit kung sakali, di ba? Yes. So, yun lang. So, ano, ayan. Tapusin na natin kahit ayaw natin, Char. Salamat sa mga nakinig ng daldalan namin. Kasi dapat hanggang para hindi kayo magsawa. So, ano, siguro, i-end namin na itong live, pero kaming tatlo, pag-usapan lang namin magdadaldal. Yung susunod. Hindi pa po kami tapos. Kung gusto nyo sumali sa chismisan namin. Ito po ang Skype account namin. Charot. Ito po ang link. So, ano yun. So, pag-usapan namin yung next na topic natin. Papanggan nyo, may puro kung may masasuggest siya, sila. Kung may masasuggest. Or kung may rant kayo na ipinagpuputok ng butchin nyo dyan na kinikimkim nyo at baka kayo ma-high blood, mahalang calci black, i-comment nyo and i-arrange natin yan para maging organized naman kami kahit papano. Kasi kahit puro kami ang mag-rant para sa'yo. Ipag-rant ka na lang namin. Habi namin kasi yan eh. Pero ang gagawin kasi natin para hindi tayo sobrang negative is ang i-rant natin siya pero bibigyan natin sila ng solution and action. Lesson, yes. Solution. Correct. So, kasi baka si pinag-reklamo lang tayo eh. Ang tingin ko kasi dito, ano eh, binibigyan lang namin din kayo ng a piece of kung ano talaga yung nangyayari doon. Yun lang yun. At saka yung same rant din, halimbawa, same rant nyo din pala, di ba? Tapos, na meron nakikinig dyan na hindi niya alam, karant-rant pala yung nangyayari, magkaroon din ng realization and lesson. Hindi niya alam na mali pala, or pangit pala tingnan. Oo, kasi yun yung naturo sa kanya na binayaran niya. Char! Doon si talaga Mark, humuhugot din. Madam, tingnan mo si Mark, last na, pero marami pang hahabol. Hindi totoo yung last word para sa atin. Oo. Sabi nga, one last word. So, yun na. Sige, i-end na muna natin ito. Tapos, abang kayo kasi definitely hindi ito last and i-announce namin yung susunod. Hindi kami papayag na last to, no, Mien? True. Kahit wala nang makinig. Kahit wala nang makinig, kahit kami na lang. True. Actually, before pa to, madami na kaming rants pa. Ilang years na Nizza tayo nagrarant. Ilang, at kami ni Jeff, more than 10 years na kami nagrarantan sa mga ganyang eksena na mga nakikita namin sa paligid na parang nagkukulupo. So, nag-merge. Naging tatlo kami. So, yun nga. So, yun para magkaroon ng saysay yung rant. Ang dami pa. Ayun. So, i-end natin na ito. Ayoko sige. Na. Asa na ba? Ayun. Bye, everyone. Bye. Maraming salamat, mga hearties. Catch you next time. Bye-bye.